we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw, ito ang iyong Regional TV News hatid namin, pinakmalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Mula rito sa GMA Cebu Complex, ako po si Nico Sereno. Dahil sa lakas ng ulan, maraming lugar at kabahayan sa Davao City ang lubog sa baha. Buong detalye sa report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagliliwanag ang kalangitan sa walang humpay na kidlat dala ng pagbuhos ng malakas na ulan sa Davao City kagabi. Resulta, maraming lugar ang lubog sa baha. Trap na yun sa balay. Lakas na yun. Lalong na kayo. Asa naman? Dilit na yun. Dito makaya. Dahil sa bilis ng pag-akyat ng level ng tubig, pawang mga bubong na lang din ang makikita sa ilang mga bahay sa Phase 1 La Verna Hills Subdivision. Agad na rumisponde ang mga rescuers upang saklolohan ang mga natrap na residente. Sa aktual na kuha ng rescue operation, sinuong ng rescuers ang hanggang leeg na baha na kinakailangan na nilang lumangoy. Sa isang bahay na pinasok ng rescuers, abot na nila ang kisame sa taas ng level ng tubig at makikita ang naglulutang ang mga gamit. Nang humupa ang baha, makikita ang pinsala sa mga kagamitan na binalot na ng putik sa loob ng mga bahay at establishmento. Kaya't agad itong nilinis ng mga residente. Pagkuhan, laom na kayo dito ni saka mi. Kay niabot naman tagad rin ang tubig. Pero kalit lang pagsakas tubig? Oo, oh, kalitra. Kung saan mga nabasa dito sa water? Ano yung mga? Masin na mo kanan. Oo, oh, washing, dryer. Sa karon ng tuig, mga kuhan. Year 2000, wala na usban, garipod to. Year 2000, karoon na usban, nakataas. Dahil wala pang kuryente at walang naisalbang ibang mga gamit, sasasakyan na lang muna magpapalipas ng gabi ang magkakaanak na ito. Bag-upo dyan may naabot sa trabaho, sir. Unya tapos pagkaman taod-taod, ning buylo lang dyan siya. Hindi naman ang ulan tapos pero ning buylo lang dyan ang tubig kusog. Inaalam pa ng CDRMO ang halaga ng pinsala bunsod ng pagbaha. Ako si Argil Relator para sa GMA Regional TV. Ilang kabahayan din ang nasira nang biglang umapaw ang ilog sa Barangay Mudan sa Glan, Sarangani Province, Biyernes ng hapon. May naanod ng mga alagang kabayo, baboy at manok. Ayon sa mga residente, mahina naman ang ulan noong panahong iyon, ngunit biglang tumaas ang tubig sa ilog. Wala namang nasugatan o naiulat na nawawala sa pagbaha, pero nasa 200 pamilya ang apektado. Kung tinaghanag yung tadirig, ginaog na sa kong anak. Sa kakuso na sa... Okay. Murang sa bagyong Yolanda bito, nakita na sa TV ang mga balay nga nag-anon. Gapong, daghan yun ang nahitabong. Kulang pastaot, sir, talaga sa ano, sa river. Dito sa dito sa nangyari, waste type of... Urn na naglalaman ng abo ng yumao ni Naka Umano sa loob ng sementeryo sa San Jacinto, Pangasinan. Kaanak, hiling na maibalik ang abo ng kanilang yumaong mahal sa buhay. May ulat si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Amianan.
Galit ang nararamdaman ng pamilya de Guzman matapos nakawin ang hindi pa nakikilalang suspect ang urn na naglalaman ng abo ng yumaong kaanak sa San Jacinto, Pangasinan. Nadiskubring nawawala ng urn nang magtungo sa sementeryo ang mister para bisitahin ang yumaong misis, pero halos mawala ng malay ang mister nang makitang wala ng laman ng keepsake box. Eh, siyempre nagulat kami, pati siyempre sabi nga ng kapatid ko, ano ba naman yun, patay na nga ang asawa ko. Tatakawin pa pati abo, ano nga ang papasyalan ko na. Sabi niya, kaya siyempre naaawa ako sa kapatid ko. Hindi makapaniwala ang pamilya na ang kahuli-hulihang alaala ng kaanak ay naglahong parang bula. Hiling ng pamilya na sana ibalik ang abo ng yumaong kaanak kahit wag nang ibalik ang urn jar na gawa sa porcelain. Masakit talaga yung nangyari kasi yung alaala na mother namin nawala pa. Nawala na nga, nawala pa ulit. Giit ng caretaker ng San Jacinto Municipal Cemetery, posibleng Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw tinangay ang urn dahil naroon pa raw ang urn buong maghapon ng Sabado. Linggo kasi yun, nag-day off ko nun eh. Tapos nagpunta ako dito, wala na talaga. Napablatter na nila. Ayon sa pamilya de Guzman, nasa 7,000 piso ang halaga ng urn jar. Posible raw na ito ang pinag-interesan ng kawatan. Nakipag-ugnayan na ang pamilya sa ilang funeral homes sakaling may magbenta sa kanila ng urn jar. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV. Isa ang patay at walo ang sugatan sa banggaan ng dalawang sasakyan sa Pili, Camarines Sur. Si Charm Rahiles ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia sa detalye. Patay ang isang babae habang walong katao pa ang sugatan sa aksidenteng kinasangkutan ng isang SUV at pick-up sa Pili, Camarines Sur. Ayon sa isang residente, pasado alas 2 ng madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan nabulabog sila ng malakas na tunog na inakala nilang lindol. Nabot ko po siya, talagang patama na dyan sa puste, puring puste, sa duwang puste po ang tinamaan niya. Pag tama niya po dyan, yun ang nailing ko. Pag tama niya po aroga, nagbaliktad. Si mga tao pong ano, niya, itong niraon sa luwas na kay Rida sa Tinambo, talagang nagkaurulog na. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ryan Atanasio, hepe ng Pili Municipal Police Station, patungo ang mga naturang sasakyan sa Legazpi City, Albay. About to overtake itong Montero na nasa likod, and then kaya lang ang gagamitin niya is yung right portion, which is dapat nag-overtake sa left. Yung right portion, pag overtake niya doon, parang naalanganin, may masasagi siyang naalanganin siya o may masasagi o may bumalik siya ngayon sa ano niya, sa linya niya. Pagbalik niya doon sa linya na doon niya nasagi itong Navara pickup. Agad itinakbo sa ospital ang mga sakay ng SUV na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, ngunit ang isa sa mga ito idineklarang dead on arrival. Based dun sa ano natin, sa test natin, yung lahat ng passengers is positive for EV, except dun sa ano, sa driver naman nung ano nung Montero. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Ako si Charm Rahiles para sa GMA Regional TV. Sa huling linggo ng extension ng voter registration, dumagsa ang mga gustong magparehistro sa tanggapan ng COMELEC sa Talisay City, Cebu. Detalye sa report ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ganito na kahaba ang pila ng mga magpaparehistro sa tanggapan ng COMELEC sa Talisay City, Cebu. Dahil dito, full force sa mga kawani ng COMELEC at walang pinayagang makapag-leave o makapag-day off. Inaasahan na dadami pa ang tao sa mga susunod na araw. Sa October 30 na ang huling araw ng voters registration. Dahil sa dami ng mga tao, naging problema ang hindi pagsunod sa social distancing. Dahil dito, nakiusap ang Talisay City COMELEC sa mga pulis na tulungan sila sa pagbabantay. Bukas ang tanggapan ng COMELEC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dahil hanggang October 30 na lang ang extension, bukas ang kanilang opisina sa darating na Sabado. Unta, unahan tayo mga pulis kay habaw na ka nga ang pulis, tuhuan magud sa mga tao. Especially kung it comes to the social distancing. Yes, sila gid ang makakuan ba? Maka-implement gid sa social distancing. Ako si Femarie Dumabok para sa GMA Regional TV.
Nakuha ng larawan inang birhen sa Pangasinan, Milagroso umano. May ulat si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. 18 taon nang deboto ni Inang Maria si James, pero sa pagkakataong ito, isang himala raw ang kanilang nasaksihan. 8 buwan pa lang daw nang mabili ang imahe ni Our Lady of the Los Remedios sa Pampanga. Mula raw sa mga donasyon ng mga deboto ang pinambili sa imahe. Dahil Month of Holy Rosary ang buwan na Oktubre, nakagawian na raw na ilibot ang imahe ni Our Lady of the Los Remedios sa iba't ibang kapilya sa Pangasinan. Nangyari raw ang milagro na makuhanan ito ng litrato habang binubuhat ng mga deboto para sana ilipat sa ibang kapilya. Sa unang larawan, makikita ang buong detalye ng damit ni Inang Maria. Pero sa isa pang kuhang larawan, wala nang malagintong bahagi ng damit ni Mama Mary. Sa mga kuha pang larawan kung saan nagpa-picture ang mga deboto, makikita na blur ang kuhang larawan ng Inang Maria habang nakafocus naman ang ibang deboto. Paano nga raw ito nangyari? May ipinapahiwatig nga bang himalang Inang Maria? Siguro po yung araw-araw na pagdarasal po ng Santo Rosario, tapos paghingi po ng pakumbaba, tawad. Tapos po yung nangyayari po ngayon na pandemic. Kasi po kami himala, sabihin, meron siyang message na gustong ibigay sa atin. Pero ayon naman sa world-class professional photographer na si Alan Nakpil, it was taken by a camera phone. Yung pong mga bago ngayon, yung mga dual camera, meron po silang tinatawag na focus map. So, yung artificial intelligence nila, sineselect yung mga, yung subject kung saan siya naka-focus via contrast. Yung focus mapping niya, hindi niya na-select yung subject. So, tinrick niya as a background. So dahil naka-portrait mode yung camera, binlur niya pati yung background. Possible pong mangyari yon. May paliwanag din sa pagkawala ng bahagi ng damit ni Inang Maria. So, ang nangyari po dun sa picture is, nagkamali po siya ng selection kasi yung metallic part nung damit ni Mama Mary is na ilawan siya. Anything na metallic na nailawan, nawawala po yung contrast niya, nagiging light color. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dalawang pulis ang sugatan matapos pasabugan ng IED ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army ang Police Detachment sa bayan ng Tubungan, Iloilo. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatuto. Nagdulot ng takot sa mga residente ng Barangay Mayang at Barangay Hulason sa bayan ng Tubungan, Iloilo ang pagsabog ng Improvised Explosive Device o IED na pinaniniwala ang kagagawan ng mga miyembro ng NPA. Linggo ng umaga ng unang mangyari ang pagsabog sa detachment ng 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company sa Barangay Mayang. Linggo ng hapon naman habang nagsasagawa ng follow-up investigation ang mga miyembro ng IPMFC nang muling sumabog ang isang IED sa boundary naman ng Barangay Mayang at Barangay Hulason. Ginpalokpan, no? Wherein ang naigo ang ilang guardhouse. So ang suspects ini, ang mga suspected New People's Army. So while nga nagakandak sa clearing operations sa aton kapulisan, but silingon na nakita sila, no, sa mga suspect sa mga NPA, nagpalupok sila sa duwa ka improvised explosive device. According dito sa investigator naton, directional type ini siya. And after that, nagkaroon na ng firefight, no? Kinilala ng mga nasugatan ang pulis na sina Patrolman Jesse Castumado at Corporal Hinel Simpas. Sila ay pawang nagtamo ng mga sugat sa mukha at iba't ibang bahagi ng katawan. Nasa mabuting kalagay na ngayon ang dalawa. Pag traidor gudin, no? Wala sila nag-atubang sa atong mga kapulisan wherein gagamit pa sila sa improvised explosive device. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng pulisya sa nangyari. Wala pang inilalabas na pahayag ang NPA hinggil sa insidente. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV.
Dalawang caretaker na isang lupa sa Talakag Bukidnon na natagpuang wala ng buhay at puno ng taga ang katawan. Naritong report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay na nang makita ng mga kapitbahay at otoridad ang mag-live-in partner na sina Josephine Ramos at Dennis Murata sa kanilang bahay sa Talakag Bukidnon. Sa imbestigasyon ng kapulisan, tadtad ng taga ang katawan ng mga biktima na sanhi ng kanilang pagkamatay. Ingon sa investigator, sa area daw naapay tulo ka baso, no, kanang gipakapi ba na ay termos, murag nag-inom pa sila ng kape. So that person might be sana a person of interest. Unfortunately, wala man lang yun na mention, maskin isa. Blanco pa ang kapulisan sa pagkakakilanlan ng mga sospek, lalo na ang tatlong lalaki na huling bumisita daw sa magpartner. Hustisya ang panawagan ngayon ng kamag-anak ng mga biktima. Tinuon nga, brutal nga kamatay yun. Nga makabot ginamo ang hustisya alang sa ilaha. Kay dili sa yun ang gibuhat sa ilaha. Ang naghimo aling nga tao, walay kasing-kasing, may puangon. Ako, si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV. Siyam na taong gulang na bata nagsisilbing mga mata ng kanyang bulag na lola sa Dagupan City. Ang ulat mula kay Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. Wala man o manong makita, nananatili naman na positibo at makulay ang pananaw sa buhay ng 78 taong gulang na si Lola Lourdes Calianta mula sa Barangay Bacayaw Norte, Dagupan City. Tatlong dekada na raw na bulag si Lola Lourdes. Mahirap talaga sir kasi hindi ko makikitang lahat. Nahihirapan ako maski lumakad. Gusto kong lumabas, wala akong kasama, hindi ako nalalabas. Doon lang ako sa bahay kasi mahirap talaga ang isang bulag. Pero ngayon, nagsisilbing mga mata ni Lola ang siyam na taong gulang na apo na si Kian. Sa bawat hakbang na mga paa ni Lola, nakaalalay si Kian. Kasi hindi siya na makakakita. Kaya? Sinasamahan ko na lang siya pumunta dito. Ako na lang nag-ano kay nanay kasi nakakakita din ako. Kaya hindi. Kaya sinasamahan ko na lang po siya. Kian, mahal na mahal kita anak. Kasi sinisirbian mo ako. Maski sa lamisa, binibigyan mo ako ng tubig. Binibigyan mo pang ganyan. Kaya mahal na mahal ko siya. Hindi na raw umaasang makakakita pa si Lola Lourdes, pero hindi raw mawawala sa kanyang alaala ang itsura ng kanyang mga anak. Nakatatak na dito kasi hindi ko sila nakikita. Ang sinasabi yung mga anak ko, ang mukha ni kuya niya ay si tatay niya. At saka yung pangalawa, ako. Literal man na madilim ang kanyang mundo, matagal na raw niyang nakita ang tunay na yaman. At yun ay ang pagmamahal ng kanyang kaanak at ng kanyang apo. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV. Kampante ang pamunuan ng Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur na hindi dadagsa ang mga pasahero ngayong undas sa naturang terminal. Ayon sa pamunuan ng terminal, kung dati dagsa ang mga pasahero tuwing undas, ngayon malayo itong mangyari dahil sa pagpapatupad ng mahigpit na travel restrictions at limitadong galaw ng mga tao dahil sa pandemya. Maliban dito, limitado pa rin hanggang ngayon ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan papasok at palabas ng Camarines Sur. Sa kasalukuyan, tatlong biyahe lamang kada araw ang pinapayagan patungong Paranaque City at pabalik ng Naga City. Nahihiling tapo ini yung paabuto na undas. Halos magiging parehas lang ini yung sa tuyong operation mo niyan. Bako siyang arog ka itong dati tang operation kan maya pa kita sa pandemic. Tumaas na naman ang presyo ng food produktong petrolyo simula ngayong araw, kung kaya't umapila na ang Zamboanga City LGU sa Department of Energy na tulungan sila lalo na at nasa mahigit 60 piso na ang bawat litro ng produktong petrolyo sa lungsod. Sumulat na si Zamboanga City Mayor Beng Climaco kay Energy Secretary Alfonso Cusi na tulungan ang Zamboanga City lalo na at tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa syudad.
naglalaro na sa mahigit 62 hanggang 68 pesos ang kada litro nito na mas mahal ng 4 hanggang sa 8 piso kung ikukumpara sa mga karating syudad na Pagadian at Dipolog. Sinugot naman ito kaagad ni Cusi at nakatakda ng magsagawa ng pagpupulong ang DOE, Zamboanga City LGU, local gasoline station operators at mga oil companies para masolusyunan ito. Nasa 1 peso and 15 centavos bawat litro ang itinaas sa presyo ng gasolina simula ngayong araw. 45 centavos naman kada litro ng diesel at 55 centavos sa bawat litro ng kerosene. Ito na ang ikasyam na linggo ng sunod-sunod na oil price hike. Pagsisimula ng hanging amihan, formal na idiniklara ng PAGASA. Naritong report. Magandang umaga, narito ating latest weather update ngayong araw ng Martes, October 26, 2021. Kahapon, officially na diniklara ang Northeast Monsoon or Amihan Season sa ating bansa. Asahan natin ang unti-unti ng paglamig na panahon at sa susunod na mga araw, mostly sa may Northern Luzon. Patuloy nating minomonitor ang dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang una ang Tropical Depression may layong 230 kilometers sa may kanluran ng Kalayaan Islands. Bahagi itong kumikilos pa kanluran. Samantalang Tropical Storm mayroong international name na Malu may layong 1,760 kilometers sa may silangan ng Northern Luzon. Ito ay kumikilos pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang dalawang bagyo ay walang direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa at ang amihan ang patuloy na umiiral sa may Northern Luzon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa ating official website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph at sa ating mga official social media accounts. Para sa JMA Regional TV News, ako si Jomer Eclarino galing sa PAGASA Visayas, Mactan. Magandang umaga at keep safe everyone! Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sa Mandawi City, Cebu, umaga noong October 16 nang makarinig ng iyak na isang sanggol ang gwardiya malapit sa isang subdivision. Nagmulang iyak sa isang bakanteng lote. Nang sundan ito ang pinanggalingan ng iyak, doon na niya nakita ang bagong silang na babaeng sanggol na nakabalot pa sa tuwalya at hindi pa napuputol ang pusod nito. Isang linggong inalagaan ang sanggol sa Eversley Child Sanitarium upang mamonitor ang kanyang kondisyon. Dahil buwan ngayon ng Rosario, pinangalanan ang sanggol na Maria Rosario. Noong Sabado, formal nang i-turn over sa Department of Social Welfare and Development ang sanggol. Hanggang ngayon, hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng ina ng sanggol. Patuloy ngayon ang imbestigasyon para matukoy ang ina nito. Negative RT-PCR test hindi na kailangan sa mga papasok sa Cebu City ngayong nasa Alert Level 2 na ang lungsod. Alamin natin ang detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa inilabas na direktiba ng danggapan ng Mayor ng Cebu, pinahihintulutan ng magkapasok sa syudad ang mga fully vaccinated na individual mula sa ibang lugar na dadaan sa airport at seaport. Hindi na requirement ang swab test sa mga ito. Kinakailangan lang nilang ipakita ang kanilang official vaccination card na may QR code kasama ang valid ID. Sa mga vaccination card na walang QR code, kailangan may maipakitang vaccination certificate na inisyo ng local health officer. Subalit sa mga papasok na hindi pa fully vaccinated, kailangan pa rin magpresenta ng negative RT-PCR test result. The trust is bringing supposedly openness, and therefore I assume na highlighted na to na we also adjust. We have enough time to verify, and then if ever gani nga mo ma-verify nga these are fake or unsa, I mean that's the gamble that they have to take, and we will file the corresponding case against them, which we already did many times already. Dahil nasa alert level 2 na ang Cebu City, niluwagan na ang restrictions. Ang may edad 15 anyos pababa, maaari nang makapasok sa authorized establishments basta may kasama silang nakatatanda.
Pinahihintulutan na rin ang ibang mga activities sa ilalim ng alert level, kabilang na dito ang recreational venues tulad ng sinihan. Layunin ng pagpapaluwag sa restriction ay para sa muling pagbuhay sa ekonomiya at ng kabuhayan. Ngunit paulit-ulit pa rin ang paalala sa publiko na huwag maging kampante at sundin ang health protocols. We will always adjust kung unsay ato ang guidelines. So ang ato ang kapulisan is always ready to implement whatever the guidelines. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV. Public plaza ng City of Naga sa probinsya ng Cebu, Agaw, atensyon kung bakit ating alamin sa ulat na ito. Matapos ang 4 na taong pagpaplano at face-by-face renovation, ito na ngayon ang itsura ng Naga City Park and Boardwalk sa probinsya ng Cebu. Ito ang pasilong sa City of Naga. Highlight dito ang modernong disenyo ng park at fountain na likha ng sikat na Cebuano industrial designer na si Kenneth Cobonpre. Ipinagmamalaki ng lungsod na walang nagalaw o naputol na puno sa konstruksyon ng pasilong. Sa ngayon, isinara muna sa publiko ang pasilong sa Naga at tanging sectoral tours muna ang pinapayagan. Inilatag pa ang mga hakbang na ipapatupad, partikular na ang paglilimita sa tao sa park para maipatupad ang health protocols. If you take a look at Naga, ang Naga Park and Boardwalk or the park life here is very active. It is the heart of the city, the heart of the community. So, amulan ning gi-enrich pa ang park life where the families, friends and loved ones maka-experience o memories diri. Una nang binuksan nung nakaraang taon ang kanilang boardwalk na paboritong pasyalan dahil sa scenic view nito. Karagdagang atraksyon ang bagong bukas na pasilong sa Naga para sa mga nais mag-relax. Pasilong is really basking in comfort, in calmness, and in shelter. Ako si Nico Sireno para sa GMA Regional TV. Mapapanood po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com, at pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. I-click ang subscribe button para sa pinakamainit na mga balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino. At mga kapuso, 60 araw na lang, Pasko na!